So hi, welcome back to my channel. So yan guys, for today's vlog naman po is pag-uusapan naman natin ngayon ang about sa love life ulit. So ayun, may nag-request lang din kasi sa akin ito kaya gagawin ko na lang din siya. And pag-uusapan natin ay tungkol sa susuko na ba o lalaban pa. Ayun, itong topic na to is para medyo mahirap para sa akin. Pero syempre, i-base ko na lang sa mga naging experience ko kung ano yung mapipili ko doon. And explain natin ang bawat isa kung ano ba yun. Kung bakit kailangan lumaban at kung bakit kailangan sumuko. Mag-shoutout po muna tayo ngayon. So, ayan. First is, shoutout kay John Lee Espinile, JM Lopez, Lito Gagula, Jerome Madara, Car Calias Joseph, Constanza Motovlog, The Flyer, The Guard. And so that's it, ang mga nagpapa-shoutout sa akin for this vlog. And so guys, yun, sana nagustuhan ninyo yung shoutout ko sa inyo and thank you sa suporta po ninyo. And wag po kayo magsawang suportahan ako. Guys, wag na rin tayo magpatumpik-tumpik pa sa topic natin na to at tayo'y mag-usap na. Bibitaw o lalaban? Hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko pero explain natin yan isa-isa. Bibitaw. Bakit ka bibitaw? Ano yung mga dahilan mo ba't ka bumitaw? Or bakit ka bibitaw? Ganito yan. May mga dahilan kung ba't kailangan mo nang bumitaw. Napapagod ka na? Dahil sa paulit-ulit na nangyayari sa'yo? Bibitaw ka na kasi nasasaktan ka na. At bibitaw ka na para rin sa sarili mo? O kaya bibitaw ka na para sa inyong dalawa? And yun guys, yung sa taong kailangang bumitaw, hindi sila yung taong pwedeng mangyari na may iba na. Gusto lang nila kasing bumitaw dahil nga sa pagod na sila. Ang daming rason ba't kailangan bumitaw. Diba? Hindi naman natin kailangan i-judge agad yung tao na yun dahil bumitaw siya, dahil may iba siya. Ayan ang laging pag-iisip natin. Kung wala kang ebidensyang meron siyang iba. Hindi natin siya kailangang husgahan agad. Diba? Hindi ba dahil bumitaw lang siya dahil nga nasasaktan ng isang taong bumibitaw? Tapos pabaligtarin rin natin, bumitaw siya kasi may iba na siya. Ayan yung pangit sa pag-uugali ng isang kapartner mo, kung ganyan pananaw sa'yo, ang pangit ng ganyang isang ugali. Mahirap kasing tanggapin din kung bumitaw na isang partner mo kasi may iba na. Kung alam mo may iba na, sige, palayain mo na siya. Kasi, wala nang patutunguhan yun. Kasi, hanggang dun na lang kayong dalawa. Hindi mo na kailangan mag-beg sa kanya kung bakit kailangan niya pang mag-stay sa'yo. Kasi bumitaw na nga siya eh. Hindi na kailangan mag-stay sa'yo. Huwag ka na mag-beg. And pero okay lang yung girl. Okay lang yung boy. Kasi naiintindihan ko yan. Naranasan ko yung ganyang sitwasyon na bumitaw na yung isang tao pero andito ka pa rin. So mahirap yung ganung kalagayan. And syempre, dito naman tayo sa lalaban. May mga bagay na worth it ipaglaban. Tandaan niyan. Kung mahal mo ng sobrang sobra, go! Ipaglaban mo kahit maging tanga ka pa. Okay na yun. Kasama yun sa sarili mo. Kasama yun sa mga lessons mo sa buhay. Ba't ka lumaban? At least, trinay mo ulit. At least, trinay mong lumaban. Para sa huli, kung hindi naman na kayo magkatuluyan, wala kang pagsisisihan sa sarili mo. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na, ba't pala ipinaglaban ko kasi gusto pa pala niyang bumalik. Pero, kung alam mong pinaglaban mo,
And then, walang pinatunguhan, okay lang yan. Isipin mo na lang, sa kokote mo, nakasama yan sa buhay. Kasama yan sa lahat ng bagay. Okay? Minsan kasi, kapag pinaglaban mo rin naman yung isang tao, sasaktan-sasaktan ka pa rin yan. Kahit anong gawin mong effort, kahit anong gawin mong pag-e-explain, kung hindi siya nakikinig sa'yo, kung hindi na siya interesado sa'yo, at kung hindi na siya handang ipaglaban ka, sad to say, I'm sorry to say na, ayaw niya na sa'yo. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang pagpilitan pa. Tama na yung lumaban ka ng isa, dalawa, tatlo beses. Para i-assure na babalik siya, pero kung hindi, please lang, magtira ka para sa sarili mo. Opo, alam ko, mahirap yung mga ganyan sitwasyon. Mahirap tanggapin kung ano ba, kung bakit ganun ang decision nila, kung bakit ba sila bumitaw, kung bakit ba sila lumaban, o bakit kailangan mong bumitaw, o bakit kailangan mong lumaban, o bakit kailangan kong bumitaw, o bakit kailangan kong lumaban, kung para sa sarili ko. Wala na kailangan pang ipaglaban pa. Kung alam mo sa sarili mo na wala nang kailangan ipaglaban pa, na kailangan mo na lang bumitaw. I know, yung topic ko na to, yung bibitaw ba o lalaban ba, ito yung pinaka-hardest part para questionin sarili mo o para mag-desisyon para sa sarili mo. Para lang sa ikakasaya mo kung ano ba yung dapat mong magiging desisyon. Diba? Minsan guys, diba? Pag sa paulit-ulit na nangyayari, isipin mo na lang talagang bumitaw. Pero yung alam mo yung feeling na gusto mo nang bumitaw, pero yung puso mo gusto pang lumaban. That's love. Ayun yung pagmamahal. Pero may times kasi na kahit paulit-ulit mo nang pinaglalaban, na akala mo yung pagbabago, pero nagagawa mo pa rin umiyak. That's the hardest part of a relationship. It's the hardest part to make a decisions kung ipaglalaban mo pa ba or kung kailangan mo na talagang bumitaw. Kasi mahal mo. Ayun lang yung rason kung bakit lumalaban ka, because you love that person so deeply. In love with that person. But sometimes, kailangan mong tag-Tagalog. Pero kasi minsan kailangan mo rin magtira para sa sarili mo. Kasi minsan kapag, parang ano yan eh, parang rope, diba? Imaginin mo yun. Isipin mo yun. Yung lalaglag ka sa bangin, tapos may rope o may tali. Isipin mo humahawa ka doon. Dinadala mo yung bigat ng katawan mo. Isipin natin yung bigat ng katawan natin, ayun yung bigat na nararamdaman natin. Diba? And yung rope, sa pinakatuktok, na kailangan mong akitin, yun siya. Pero ngayon yung rope na yun, ayun yung nangyayari sa relasyon niyo eh. Yung parang kailangan mong umakyat, kailangan mong ipaglaban. Ayaw mong bumitaw kasi gusto mong makaakyat. Pero nga sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Pag sumusobra na talaga, hindi mo na nakakayanan, di ba? So, kailangan mo i-let go. Kasi sobrang sakit na ng kamay mo eh. Para i-hold pa yung pain. Diba? Sobrang sakit na.
hindi mo na kayang i-hold yung pain, so sobrang bigat na. Pero pag bitaw mo sa rope na yun, o sa tali na yun, oo, masasaktan ka. Pero sa isang beses na lang yun. At least, yung nararamdaman mo kada segundo, kada minuto, kada oras, kada araw, na pinaglalaban mo yung sarili mo na makaakit dun sa taas para maabot siya. Araw-araw kang pinalurusahan ng sakit, di ba? Pero kung nilet go mo yung sakit lahat, pagbagsak mo isang sakit lang. Yung isang magandang example. And that's it. So guys, ayun, ipinaliwanag ko na. So kayo na lang pumili doon. Kung kailangan nyo bang bumitaw, kung kailangan nyo bang ipaglaban. In-explain ko na. Nagbigay na ako ng sample sa inyo. Kung ano ba yung dapat magiging decision nyo. If you really love that person, and that person doesn't love you, kailangan mo nang bumitaw. Kahit sobrang mahal mo. Pero it's okay, kasi alam ko lahat tayo nagpapakatanga para sa mahal natin. It's okay. So yun guys, sa mga gusto mong pa-shoutout dyan, huwag kayong mahihiyang mag-comment down below and magpa-shoutout. Kung may request kayo about life, about love, or about the careers, or about the family, kahit ano man yan na payo, and yeah, i-comment nyo and tutulungan ko po kayo. I hope na magustuhan po ninyo itong vlog ko na to. And actually, I like this topic kasi talaga nakaka-relate sa buhay natin ngayon. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko rito. And no hate, just love lang po. And lahat ng mga vlinag ko, based lang yun sa sarili kong opinion. Yeah, huwag kayong manawang supportahan po ako. And that's it. So please don't forget to like and subscribe to my YouTube. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell dito po sa baba para ma-notify po kayo sa bagong videos na i-upload ko. God bless and see you on my next vlog. Bye!